Sa banal na templo, purihin siya ng lahat ng tao. Pag-ibig niya ay walang hanggan, hanggang sa araw na to ng pagdiriwang. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita ng ating inang simbahan si Papa San Leon, pantas ng simbahan. Hilingin natin ang kanyang panalangin, matutunawa tayo sa kanyang halimbawa na iniwan niya sa atin. Upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, halina't magsisimulan tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga panalo, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo at manalangin tayo. Pagdasal din po natin ang mga kababayan natin sa ibang bansa. Pagdasal natin ang kapayapaan sa Gaza. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayan ng nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin sa Papa San Leon at ipagkaloob mo sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, lubos akong naniwalang kayo'y puspos ng kabutihan, may sapat na kaalaman, at marunong magpaalalahanan. Gayunman sa sulat na ito'y, naglakas loob akong magpaalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay. Ginawa ko ito dahil sa kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo Jesus bilang saserdote sa mga hintil. Ipinangangaral ko sa kanila ang mabuting balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya. Yamang pinabanal ng Espiritu Santo. Kaya't bilang lingkod ni Kristo Jesus, may katwiran akong ipagmapuri ang aking nagawa para sa Diyos. Sapagkat ang pinangangahasan ko lamang banggitin ay ang ginawa ni Kristo upang maakit ang mga hintil sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Sa tulong ng mga tanda at kababalaghan at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya't sa lahat ng lupain, mula sa Jerusalem hanggang sa Iliriko, ay ipinangaral ko ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga dakong hindi pa kilala si Kristo upang hindi ako mangaral sa napangaralan na ng iba. Ganito ang sinasabi ng kasulatan.
makakikilala ang hindi pa nakababalita tungkol sa Kanya. Makauunawa ang hindi pa nakaririnig tungkol sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wakas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian, kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian. Pagkat mula ngayon, hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kaya magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kaniyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaanong utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at gawin mong 5, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaanong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Wika niya, isulat mo, 8. Pinuri ng Panginoon ang madarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makatiyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo po ba na pwede rin tayong matuto sa demonyo? Na meron ding magandang katangian, ang demonyo na po pwede nating tularan bilang mga tagasunod ni Kristo. Oo po, at yan ang isa sa mga sinasabi sa atin ng ating narinig na ebanghelyo kung saan may talinghaga na nagkukwento tungkol sa isang Panginoon o amo na pinuri ang kanyang hindi tapat ng katiwala. But first of all, kailangan iklaro muna natin na ang pinuri ng amo sa kanyang katiwala ay hindi yung pagiging dishonest o tapat nito, kundi yung pagiging madiskarte nito at porsigito. Isa-isa nitong tinawag ang mga may utang sa kanyang amo, binawasan niya ang pagkakautang ng mga ito na lumalagay ay kanyang porsyento. Sa gayon, nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan na pupwedeng kumukup sa kanya kapag pinaalis na siya ng amo niya. Galing, di ba? Madiskarte, porsigito. Parang yung kwento ng isang bakla, na nung siya'y na broke na,
sabihin, wala na siyang pera, wala na siyang pambayad sa rentang bahay niya, na tinutuloy, inuupahan niya, kahit sa pagkain, pambili na lang, ay nahirapan pa siya. Ganito ang naging diskarte niya at pinagsikapan niya. Sa isang pageant daw, ay kinausap niya ang isang candidate. Ang sabi niya sa kandidata, alam mo anak, ang ganda-ganda mo, at nanaginip ako, ikaw ang mananalo. Hindi pa ako pumapalya sa panaginip ko. Maniwala ka. Kaya i-relax mo ang sarili mo. Pero huwag mo sasabihin sa iba, ha? Sa atin lang muna. Hanggang sa manalo ka na. Maniwala ka. Mananalo ka. So, kitang-kita naman doon niya yung relief, sigh of relief doon sa kandidata na kinakabahan na dahil sa sinabi niya. Dito na ro niya ipinasok ang mga salitang, basta, pangako mo, ibigyan mo ako ng balato, mananalo ka, maniwala ka. Sabi naman doon ng kandidata, sige ate, papalatuhan kita. Sige po, salamat ha. Ang hindi alam ng kandidatang ito, lihim din niyang kinakausap ang iba at ang lahat pang mga kandidata. At eksaktong yun din ang sinasabi niya, mananalo ka. Basta, balatuhan mo ako ha. Kaya sa totoo lang, kahit sinong manalo, meron siyang balataw. Galing, di ba? At yun ang dapat nating gawin. Hindi yung maloko tayo ng kapwa natin, kundi yung matulad ng sinasabi, pinapahiwatig ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, na tularan natin doon sa dishonest na katiwala. Hindi yung pagiging dishonest niya, kundi yung pagiging madiskarte at porsigido niya. Sa paggawa, of course, hindi ng masama, kundi ng mabuti na. Tingnan po ninyo ang demonyo, napaka-diskarte. Ang mga unang tao, nagkasala pa rin kahit sila'y nasa paraiso. Ganun ka-diskarte ang diablo. At napaka-porsigido. O hindi nga ba't ilang beses sinupalpal ni Kristo sa disyerto nang tuksuhin niya ng makailang beses ang ating Panginoong Jesucristo? Pero anong sinabi ng ebanghelista? Umalis nga ang demonyo dahil natalo, pero naghanap ng ibang pagkakataon nito para tuksuhin si Kristo. No wonder, gumamit din ng demonyo ng mga taong close kay Kristo. Halimbawa, si Pedro. Kaya naman nasabihan ni Kristo si Pedro, lumayas ka Satanas, hadlang ka sa aking landas. By the way, ang kinakausap niya doon, hindi talaga si Pedro, kundi ang demonyo na nangungusap at nanunukso sa pamamagitan ni Pedro sa hardin ng Getsemane. O hindi ba tinukso din si Kristo ng demonyo na iwasan na ang paghihirap sa pagliligtas sa ating mga tao? Buti nilang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi Ama ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang susundin ko. Habang siya'y nakapayubay sa krus, o hindi ba tinutukso pa rin siya ng demonyo sa pamamagitan ng mga nagpako sa kanya at ng salarin sa tabi niya na nagsasabing, kung ikaw ang anak ng Diyos, kung Diyos kang dalaga, bumaba ka. Buti na lang, hindi niya pinakinggan ang mga ito. At yung pakiramdam ni Jesus na siya'y parabang pinabayaan ng Ama, hindi kaya't ito rin ay tukso ng demonyo sa kanya. Kaya buti na lang ay sinabi ni Jesus sa Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking espiritu. Hanggang sa mamatay na nga ang ating Panginoong Jesus at muling nabuhay, tinalo na niya ang Diablo, pinahiya na niya ang Diablo, pinaiyak na niya ang Diablo. Pero tingnan po ninyo, hanggang ngayon, dumidiskarte, nagpupursige, ganun ang Diablo. At yun ang isa sa pwede nating tularan sa Diablo. Maging madiskarte, maging pursigido. Again, hindi naman tulad ng Diablo sa paggawa ng masama, kundi sa paggawa na ng mabuti. Kasi ito yung sentimiento ni Kristo na sinabi niya, lalo na sa bandang huli ng ating Ebanghelyo, na kung ipaparaphrase ko, ay ganito ang kanyang sinasabi, ay buti pa ang Diablo ang kalabang ko at mga minions nito, madiskarte, mapaggawa ng paraan at pursigido, pinagsisikapan ang paggawa ng paraan at hindi tulad ng mga followers ko. Hindi na mapaggawa ng paraan, hindi na maparaan, madali pang panghinaan ng kalooban, ay nakaw, mapapasana all na lang ba talaga ako? Parang ganun ang sinasabi ni Kristo. O di ba totoo naman, napakabilis at napakadali natin gumawa ng paraan, halimbawa para makipag-outing o kaya manood ng concert, kahit biglaan. Kesa sa tayo pumunta ng simbahan, na alam naman nating nakaset na dapat tuwing Linggo yan. Mas tinatangkilik at mas pinakakalat natin ang mga thoughts at mga videos na makamundo sa social media kesa sa mga bagay na makadiyos. Mas iniisip natin ang sasabihin ng tao, hindi ng Diyos. Mas interesado tayo sa salita ng tao at hindi sa salita ng Diyos. At sa buhay ng tao at hindi sa buhay ni Jesus. Mas marami tayong naiisip, nagagawa at nasasabing kasalanan o kalokohan sa halip na kabutihan. At ilan sa atin
ang tulad ng hindi tapat na katiwala na nagawang mag-give up ng pera niya para makapag-gain siya ng kaibigan niya. O marami sa atin ang mag-give up ng kaibigan para lamang sa pera. Huwag naman sana. Kaya tama yung sentimiento ni Kristo sa Ebanghelyo na ang mga makamundo o makasalimutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa makadiyos. At yan po ay dapat na ikalungkot kung hindi man ikahiya natin bilang mga tagasunod niya sapagkat hindi tayong mga makadiyos ang dapat kumuha ng good points sa mga makamundo. It should be the other way around. Sila ang dapat sa ating makakuha ng mga magandang punto. And so, when we are trying to get some good lesson from a bad or worldly person, there is definitely something wrong. Ibig sabihin nun, may kulang sa atin. Ibig sabihin nun, meron sila na wala tayo. And in this case, yung pagiging madiskarte at pursigido. Tapos magtataka tayo kung bakit mas mabilis na sumama at maging makasalanan ang mundong ito kaysa maging mabuti ito. Iwan na iwan tayo. Tayo nga po mismo na makadiyos na sana. Sometimes, mas nagiging worldly pa tayo kesa godly. Sapagat mas dumidiscard tayo at nagpupursige sa mga bagay na makamundo kesa mga bagay na makadiyos. Talagang mapapasana all na lang ang Diyos. Huwag naman sana. Experience will tell us na kapag meron tayong mahal sa buhay na napapasana all tungkol sa isang bagay, na pwede naman nating ibigay, kaya naman nating ibigay, o dapat naman din nating ibigay, o di ba't gumagawa tayo ng paraan upang ito ay maibigay? Well, more than 2,000 years ago, ay napasana all na ang Diyos para sa atin. Napasana all ay maligtas lahat tayo. Para dito, dahil tayo'y mahal niya, dumiskarte siya, gumawa siya ng paraan, siya'y nakatawang tao. At pinagsikapan niyang talaga, nagpursige siya hanggang kamatayan. Kaya sana, yung sana all niya naman ngayon na tayo dumiskarte at magpursige sa paggawa ng mabuti, ang siya naman nating gawa ng paraan at pagsikapan na matukunan. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Makapangyarihan siya. Ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may walang imposibles. Magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat. Kung ako'y magtatapat. Sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ang Diyos ang sapo. Alam kong diringgin ang Diyos ang sapo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang sapo ko. Alam kong diringgin ang Diyos ang sabi ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ang Diyos ang sabi ko. Bigat natin ang ating Panginoon, tulungan mo ko na maging madiskarte at maging mapursige sa paggawa ng mabuti. Hindi lang sa pagtatrabaho, sa pagnegosyo para sa pamilya ko, hindi lamang para sa pagisikap sa pag-aaral, kundi yung para ako'y makapagpasensya pa, makaunawa pa, magmahal pa, magsakripisyo pa. Dahil dumarating ang pagkakataon na parang gusto kong tumigil na. Ang kinakatwiran ko'y ginawa ko na ang lahat. Pero sa totoo lang, kung magpapakatotoo lang ako, alam kong hindi pa. Dahil nandyan ka pa para tulungan akong mas magmahal, mas umunawa, mas magsakripisyo. Hallelujah! Hallelujah!
Tulungan mo ako, Panginoon, aleluya, na gumawa ng paraan at magsika para sa kabutihan. Siya ay muling babalik sa hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Inspire me, O Lord. Aleluya, purihin ang Diyos. Aleluya, sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa iyo. Sabihin mo sa iyo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan dahil laging may paraan kung ang Diyos ay nasa tabi mo. Lalo pa't ang tinanais mo ay para sa kabutihan ng iba, hindi para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka maubusan ng paraan dahil ikaw ay kanyang tutulungan. Kailangan mong maging desidido lang. Kung lalapit kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan sa unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggang. Amin. Pag-aalay. Manalangin tayo, pang-ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito at nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng puok, at ang mga tagapagpangasiwang nito'y itakuyod. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay aming pinararangalan. Sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananangkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inayahayag sa pangasiwa sa bayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy hanggang ngayon sa mga panalangin kailang iniuukol kaisa ng bayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel at si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod tayo. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para po sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo.
Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparean, alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdanasan. Saglit nating alalahanin ang ating mga mahal na pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang Ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal sa pamamagitan ng iyong anak at sa aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating mapagmahal na Ama. Ama na, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon na ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat. Aming kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po
Espiritu. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ang hanggang ngayon ay gumagawa ng paraan, nagsisikap na gumawa ng paraan para sa ating kabutihan. Magantihan nawa natin kahit papaano ang kaniyang pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanging sapat sa'yo, pusong nagmamahal, pusong lahat sa'yo. Panginoon, sa puso ko'y ituro mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong bayan, hiniling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan ito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan ito ang pananampalatayang hindi mahati kailanman. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Merciful One, have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Alalahanin, alalahanin, o mahal na birhen ng nasalit, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik-loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kami ang mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luha'y pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo ay makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos na may tuluyang matupad siya nawa. Labinan ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Maraming salamat sa inyong mga tulong. Mabuhay po kayong lahat, lalo na ngayon
para sa misang ito ang mga kabahay natin sa ibang bansa. Nagkatrabaho para sa kanilang pamilya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palain kayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men. The spring, and then it lowered, and they saw it part. Then all at once they saw a lady crying there, and she wept all while she spoke. They saw her tears flow from her eyes. They flow in steady streams of light. They flow in steady streams of light.